Magandang araw. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa Sitio Kambing, Barangay Maan, Tibuli, South Cotabato upang magkaroon ng outreach program. Mula Barangay Lagao, General Santos City ay bumiyahe tayo ng isang oras para makarating sa Barangay Maan, Tibuli, South Cotabato. Ito na kasi ang starting point ng ating paglalakad papunta sa Sitio Kambing. Mabuti na lang at maganda ang panahon nung nagsimula tayong maglakad dahil kung umulan ay mas mahihirapan tayo. Makikita rin natin ang mga berdeng bundok na nagpapatunay na mayaman ang ating kalikasan. Habang patuloy tayo sa paglalakad ay napapansin natin ang mga kapatid nating mga IP na papuntang Kapatagan at maganda ang kanilang mga ngiti sa atin. Tumawid rin kami ng dalawang sapa at mapalad kaming mababaw lamang ang tubig sa mga oras na iyon. Pag-iasa sila.
maaari na na makarating tayo sa Sitio Kambing at agad naman tayong sinalubong ng maikli ngunit napakalaking patak ng ulan. Umabot sa 2:30 oras ang ating paglalakad bago marating ang tuktok. Isa na siguro sa pinaka-fulfilling na moment ang maabot ang Sitio Kambing. Langhap mo na kaagad ang sariwang hangin, tanaw ang malinis na kapaligiran, mawawala ang problema ang dinadala. Pasok namin sa staff house ay agad kaming nagpahinga at nagkwentuhan. Nagbigay kami ng kaunting chicherya sa kanila dahil alam naming magugustuhan nila ito. Kamote at gulay lang kasi ang kinakain nila sa araw-araw. Kahit hindi na mga bata ay binigyan pa rin namin dahil alam namin hindi ito karaniwan sa kanila. Ayon sa chairman ng Sitio Kambing, abaka ang pangunahing hanap buhay nila. Ibinabenta nila ito sa halagang 76 pesos kada kilo at nakapag-aani sila ng 2 beses sa isang taon. Gumagawa rin sila ng barbecue sticks at binabenta nila ito sa halagang 3 piso kada 100 piraso. Dagdag pa niya ay mainam na mag-alaga ng native na baboy sa kanilang lugar dahil kusa ito maghahanap ng pagkain. Wala na may kawayan. Ang isang pumilahin kwa on nyo. Para makakuhan. Krongon din mo. Abaka. Abaka din. Abaka, churon. Sa may buwan mo sa bankinang. Sa abaka, kapila mo na. Sa isang kautuwi, kapila mo ka mo harvest. Pwede ba? Pagpila pong kilo sa abaka karon. Okay, skin size. Ah, mas barato ang sa what, Jensen? Mas mahal din si Bully. Pila ka abak? Kung sample sa usang harga, pila ka kilo ang harga? Ito ka mo... mo bag, no? Kwan? Isa kasimana nyo, sobrawa 100 kilo. 100 kilos, isa kasimana? Harvest mo, Ron, Jensen? Ano sa mag-harvest? So sa... Marso? Mga Oktubre na po? Ha? Tatlo ka bulan. Ito may nahuman ni Ahumi mo. Grade 3? Ano edad niyo magroon Maroy? 22? Hindi na kami eskwila. Magpamilya na lang ka. Ha?
Farmer kung sa may mo ang trabaho Marwi. Ha? Amo gyud mo guling. Wala di ganun tanong diha og kwan di. Tanong ka og kanang saging. Nga na. Na ano saging kanang pamilaan din na mga mais. Hindi pa lumulubog ang araw ay kailangan na namin maghanda ng hapunan dahil walang kuryente at walang ilaw sa lugar. Pangalawang araw na, kailangan namin maghanda dahil ngayong araw gaganapin ang outreach program. Sa among pagtuo kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo araw pulak tatol na data kul de lande gesana. Nakaabot ko din sa inyo ang nindot kaayong nga lugar. Ang inyong ang hangin, presko. Ang inyong ang kinabuhi din silipol. Pero babati nimo ang pag-welcome sa mga tao din. Pugnaw ang hangin, pero init kaayo ang inyong ang pagdawat kanamo. Ikaduha, mapasalamaton ko. Mapasalamatan ko una kang Adwata na dinhi sa Sikyo Kambing na ay mga nahigugma po kang Adwata. So, sama sa inyo nga, no? And mapasalamatan ko especially sa ato ang mga misyonaryo nga pari, si Father Celso, nga nadasig sila nga mubalik dinhi kay isang yaw ang maayong balita ni Adwata. Sumauna ang mga igsoon, dako ako ang pasalamat sa Ginoo o dako akong pasalamat sa inyuha kay naamo makadunayon nga nagsimba o kanang nagpasalamat po kang Adwata. Yeah.
nagbigay kami ng 40 packs ng groceries sa 36 na pamilya sa sitio. Merry Christmas! Merry Christmas! And Payak o simple man ang kanilang pamumuhay, ngunit ang puso nila ay puno ng pasasalamat at kasiyahan kay Adwata. Malayo man sila sa modernong lipunan na ating kinagisnan, ngunit kontento sila sa buhay na kanilang tinatamasa. At ito ang naging pabaon ng mga taga-Sitio Kambing sa aming pagbaba.